Isa pa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo't higit po sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Muli po ngayong umaga tayo ay nasa pag-aaral po ng salita po ng ating Diyos. Ano po? Sa umaga pong ito, pasimulan nga po nating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Walhatiin kayo, aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo, Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitan nga po natin ang ating Panginoon ngayong umaga din. Thank you.
Salamat po sa inyo, Diyos. Sa umaga pong ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa panibagong araw, Panginoon, sa panibagong buhay, O Diyos, na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Sa muli nga po naming pag-aaral ng inyong mga salita, patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Patuloy na kumilos kayo sa buhay ng bawat isang nakikinig at nangikibahagi, Panginoon, ng inyong pong gawain. Patuloy niyo po kaming samahan, O Diyos. Kayo po ang patuloy na kumilos. Madakila po ang inyong banal na pangalan sa umaga po ito. Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Patuloy po namin kayong dinadakila at pinasasalamatan. Amen. Hallelujah. Sa tanging makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Diyos ngayon pong umaga pong ito. Kagaya po. Ang atin pong devotion ay nanggagaling po ngayon sa Door of Faith Masaya sa Baal, Laguna po, under po ng District 6 sa pamamuno po ni Pastora Cheryl Manansala. Ano po? So, kagaya po ng nakalagay sa atin pong post, ang atin pong sa atin pong caption, ang atin pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat po ng Unang Samuel, Kabanata 16, Talatang 11 hanggang 13. 1 Samuel chapter 16 verses 11 to 13. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Then Samuel said to Jesse, "Are all your sons here?" And he said, "There remains yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and get him, for we will not sit down till he comes here." Verse 12 po. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is he." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay "You are chosen," or tayo, or ako, ay pinili ng Panginoon. So, kung mababasa po natin yung buong chapter 16, ano po, doon po natin makikita kung paanong ang Diyos ay pipili ng hihiranging, susunod na hihiranging hari ng Israel doon po sa mga anak ni Jesse. Ano po, so, ang Diyos po ay inutusan si Samuel upang hanapin yung susunod na hari doon sa mga anak ni Jesse. At ang unang nakita po ni Samuel, ano po, ay si Eliab. Na ang akala ni Samuel, dahil si Eliab ay siyempre po matipuno. At talagang sa pangangatawan, makikita natin na talagang siya yung inilalaban, ano po, pagdating sa mga digmaan. Sa pangangatawan niya, makisig, ano po. Na ang kaisipan ni Samuel, siya na yung pinili ng Panginoon. Pero hindi pa rin po pala. Ano po? At sabi ng Panginoon, hindi yun yung kanyang pinili. Hindi si Eliab. At nakita niya rin si Abinadab, na anak din ni Jesse. At akala niya, yun na rin. Yun na rin po yung pinili ng Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos, hindi rin yun yung pinili niya. Nakita niya rin po si Shammah, na anak din ni Jesse. Ano po? Pero ang sabi ng Diyos, hindi rin yon yung pinili niya. At ang ginawa ni Jesse, dahil wala doon sa tatlong anak niya, yung napili, ano po, para susunod na maging hihiranging hari ng Israel, inilinya ni ano, lahat. Sinabi ni Jesse, yung pitong anak niya na lalaki, hindi po ba? Lahat yon ay hinarap niya kay Samuel. Pero ni isa doon, walang pinili ang Panginoon. Walang pinili ang Diyos. Ano po? So sabi ni Samuel, wala ka na bang iba pang anak? So doon sinabi ni Jesse na mayroon siyang anak na nagpapastol ng mga tupa. Ano po? Ayun ay si David. At nung nakita ni Samuel si David, ang sabi ni Samuel, siya nga yung pinili ng Panginoon at inanoint siya ng oil, ano po, nung mga panahon ngayon. So ngayon pong umagang ito, ay makita natin dito kung paanong si David ay pinili ng Diyos. Bagamat siya yung parang pinakalist sa ginagawa ng magkakapatid. Siya yung nagpapastol ng tupa at siya yung pinakabata. Ano po doon sa magkakapatid. So sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin, why did God choose me? Or bakit tayo pinili ng Panginoon? Ano po, sa umagang ito, pag-uusapan po natin. Unang puntos po
na pag-uusapan natin ay dahil mahal tayo ng Panginoon. Unang bagay po, kaya tayo pinili ng Diyos ay dahil mahal tayo ng Panginoon. Minahal tayo ng Diyos. Ano po? Sa dinabi-dami ng tao, ano po, na maaaring piliin ng Panginoon, bakit isa tayo sa mga pinili ng Diyos? Ano po? Inalis tayo ng Panginoon doon po sa masasabi nating nasa kadiliman tayo, pero inalis tayo ng Diyos at dinala tayo sa liwanag ng Panginoon. Ano po? So, isang masasabi nating pinagpala talaga tayo ng Diyos. We are blessed to be chosen by God. Masasabi nating ay talagang pinagpala tayo dahil sa dinami-dami ng tao, out of all many people, masasabi nating ako, pinili tayo ng Diyos. Ano po? Nilinis tayo ng Panginoon. Niyakap tayo ng Lord. In spite na marami tayong pagkukulang sa Diyos, marami tayong shortcomings sa Panginoon, pinili tayo ng Diyos. Alam niyo po, isang bagay na masasabi natin na talagang minahal tayo ng Diyos. Hindi ang Diyos hindi tumitingin kung ano yung nakaraan natin. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung meron tayo noon or meron tayo ngayon. Hindi tinitingnan ng Panginoon. Sabi nga, ang Diyos hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Hindi tumitingin ang Diyos na tinitingnan niya tayo kung ano tayo, pero ang tinitingnan ng Diyos ay yung nasa sa puso natin. Ano po? So, sabi dito, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin nung tayo ay pinili ng Panginoon. Although, kapag pinili tayo ng Diyos, katulad ni David, kailangan nating mag-step out doon sa ating comfort zone, katulad ni David, nasanay siya na siya ay nagpapastol ng tupa, nasanay siya na siya yung, alam niyo po yun, alam naman na natin, pagbunso, sa mga panahon natin ngayon, ano po, so parang sila yung talagang ano, pero nakita natin, dito, ano po, na kapag tayo ipinili ng Panginoon, kailangan natin mag-step out doon sa ating comfort zone. Katulad ni David na siya ay tagapastol ng tupa. From that, para masasabi nating napakababang posisyon, ano po, inangat siya ng Diyos, tinawag po siya ng Panginoon. Ganon din po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung tayo ipinili ng Panginoon, kung tayo ay tinawag ng Diyos, kailangan natin mag-step out from our comfort zone. Para makita natin kung saan talaga tayo pinili ng Panginoon, kung saan talaga tayo dinadala ng Diyos. Ano po? So sa unang puntos po na sinabi ko po sa inyo kanina ay bakit tayo pinili ng Diyos ay dahil mahal tayo ng Panginoon. May plano sa atin ng Diyos. Ano po? Sa unang ba sa pangalawang puntos po ay God is looking for a true follower. Ang Diyos ay naghahangad ng talagang totoong tagasunod ng Panginoon. Ano po? So, minsan, parang mako-question natin yung sarili natin, Lord, deserve ba natin na tayo ay tawagin ng Panginoon? Deserve ba natin na tayo ay gamitin ng Diyos into His ministry? Ano po? So, minsan ma-realize natin, Lord, mas marami namang mas magaling sa akin tumugtog. Yan na lang ang piliin niyo, Lord. Lord, mas marami naman sa akin mas matalino. Yan na lang. Magaling magsalita. Yan na lang yung piliin nyo, Panginoon, matalino, magaling magsalita. Yan na lang, Lord, ang galing niyan tumugtog. Napapakanta yung gitara, Lord, ang galing niyan ano. Di po ba? So, parang minsan na question natin yung Lord na bakit tayo yung pinili ng Panginoon? Dahil nga hindi naman tayo ganun kagaling. Hindi tayo kung sa qualification, ano po, ng pagpili ng Diyos, hindi talaga tayo papasok. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil ang Diyos ay pinili talaga tayo para paglingkuran ng Panginoon. Ano po? So, walang imposibleng bagay sa ating Diyos. Kung tayo pinili ng Diyos, may plano ang Diyos para po sa atin. Ano po? So, hindi ang hinahanap ng Diyos ay hindi talento. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi magaling. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi matalino. Ano niyo pong hinahanap ng Diyos? Yung willingness na sumunod, na makinig at magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Doon po tumitingin ang Diyos. Sabi nga, di po ba, nung, tulad ng sinabi dito, nung nakita ni Samuel si Eliab, akala niya yun na yung pinili ng Diyos, pero anong sabi po ng Panginoon? Dito po sa chapter 16,
Verse 7 po, sabi dito, "But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." On the heart, ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso. Kaya, kung masasabi natin na tayo minsan parang mararamdaman natin na, "Lord, hindi po ako ganun kagaling." Pero alam niyo po ang tinitingnan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi po tumitingin doon sa kakayanan natin. Ang Diyos ay hindi tumitingin doon sa galing o sa talino na meron tayo. Kung hindi, ang Diyos ay tumitingin sa puso at willingness ng isang mananampalataya sa Panginoon, ng isang tagasunod ng Panginoon na sadyang marunong sumunod, marunong makinig, at marunong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ano po? So, sa buhay po natin ito, lagi nating tatandaan na tayo, ang Panginoon, hindi naman siya pumipili ng qualified eh. Kundi, yung hindi ka, sabi nga dito, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Ano po? Minamarapat lang tayo ng Panginoon eh. Nasa process po tayo. Amen. Nasa proseso tayo ng pagsunod, ng pagkatuto. Ano po? Kaya, alam natin na tayo ay hinahasa pa ng Panginoon, na tayo ay tinuturuan pa sa maraming bagay ng Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, habang tayo tinuturuan, sumusunod po tayo doon sa nais talaga ng Diyos para po sa atin pong mga buhay. Ano po? So, ano po? Ang hinahanap ng Diyos ay yung totoong sumusunod sa Kanya. Ano po? So, kaya tayo, bilang tayo mga pinili ng Diyos, sumunod po tayo doon sa nais talaga na ipagawa sa atin ng Panginoon. Ano po? So, sa pangatlong bagay naman po ay, He choose you for a purpose. Pinili tayo ng Panginoon. Bakit tayo pinili ng Diyos? Dahil may plano ang Diyos para po sa atin. Ano po? So, ayun nga, bagamat marami tayong pagkukulang sa harapan ng Panginoon, ano po? At matatanong natin lahat ng mga bagay na meron tayo na parang sa tingin natin hindi enough para mapapurihan ng Panginoon, hindi enough para maging kagamit-gamit tayo. Pero alam niyo po yun, sapat po ang biyaya ng Diyos para po sa atin. Kung pinili tayo ng Panginoon, sasamahan po tayo ng Diyos. Yes. Lagi po nating tatandaan yun. Hindi tayo minsan man iiwan ni pababayaan ng ating Diyos. Ano po? At alam natin na may plano ang Diyos para po sa atin. Bagamat sa panahon na ngayon, Lord, ano po ba yung, syempre, hindi naman natin talaga malalaman yung plano ng Diyos kung hindi talaga tayo susunod sa nais ng Panginoon, kung hindi tayo magpapatuloy na sumunod sa nais ng Diyos para po sa atin pong mga buhay. So, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, mahalaga na tayo sumusunod, mahalaga na sumusunod tayo sa Panginoon. Kasi nga po, work in progress po tayo eh. Nasa ano pa tayo? Nasa proseso tayo ng pagkatuto. At may posibilidad na tayo ay mag-fail. Opo, totoo po yun. May posibilidad na tayo ay hindi, minsan may mga bagay na hindi talaga naloloob na tayo ay magtagumpay dun sa isang bagay. Pero alam niyo po yung maganda doon. Yung mga failure na naranasan natin, yun dapat yung maging daan natin upang mas maging pagbutihin pa natin yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, wala akong nakita na isang tao na nag-fail sa isang bagay na alam niya yung strategy na yon. Kung parang sa business po, di po ba? Kung tayo may business, wala akong nakita na tao na gumamit ng strategy ito. Ano ba po, may ginamit siyang strategy. Tapos nag-fail siya doon. Wala po akong nakita na ginamit niya po ulit yung strategy na yon. Ano po, kung hindi, hahanap siya ng iba pang paraan para maging successful yung business niya. So, sa atin, sa paglilingkod sa Panginoon, kung tayo ay nadadapa doon sa isang bagay na talagang doon tayo nag-fail, ibig sabihin, hindi na natin uulitin yung paraang yon. Ano po, hindi na natin uulitin yung daang yon. Dahil nga doon tayo, nag-fail eh. Pero ang gagawin natin, dahil doon tayo nag-fail, hahanap tayo ng isang magandang daan, isang magandang strategy para mapagtagumpayan natin yung mga bawat pagsubok na hinaharap po natin. Amen. Ano po? So, tandaan po natin,
sa buhay natin, oo, nandito tayo sa katawang lupa, may posibilidad talaga na hindi tayo araw-araw, sabi nga, hindi araw-araw, bilog ang, ano yan? Bilog ang bola ba yun? So, hindi araw-araw, di po ba? Hindi araw-araw talaga nagtatagumpay tayo, may mga panahon talaga na nagfe-fail tayo, may mga panahon na nagkukulang tayo sa Panginoon. Pero ano po ba dapat yung gawin natin? Hayaan na lang po ba natin na ganun yung sitwasyon natin? Hindi po. Kung hindi hahanap tayo ng paraan para mas maging, ano po yun, mas maging maganda yung paglilingkod natin sa Panginoon. Mas maging, masasabi natin na itong way na to, alam kong makakalugod to para sa Panginoon. Amen. Ano po? So, pinili tayo ng Diyos dahil may layunin na ng Panginoon sa atin. Ano po? Kung nababasa nga natin Jeremiah 29:11, ano po? Ang plano ng Diyos ay pagpalain tayo. Ang plano ng Diyos ay magkaroon tayo ng magandang bukas. Ano po? So, sa pagpili sa atin ng Panginoon, alam natin na pagtatagumpayin po tayo ng Diyos. Yes. Kailanman, alam niyo po, kapag pinili tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Sa pagsunod natin sa Panginoon, oo, nandyan yung problema. Nandyan lahat ng bagay na sasagabal sa iyo sa pagsunod sa Diyos. Madidistract ka. Nandyan yung temptation. Nandyan yung maraming bagay na parang gugulo talaga sa'yo, gigimbal sa'yo para guluhin yung paglilingkod mo sa Panginoon. Pero kagaya ni David, alam niyo po, every battle na binibigay sa kanya ni King Saul, na pagtatagumpayan niya. Bakit? Dahil ba malakas si David? Dahil ba karapat dapat si David na malakas talaga siya, marunong, mahusay, makisig? Hindi po. Dahil kasama niya ang Panginoon. Ganon din po tayo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, kung tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo hahayaan ng Diyos na pumasok sa isang battle na tayo lang mag-isa, kung hindi kasama natin ang Panginoon. Ano po? Sabi nga ni David nung kalaban niya si Goliath, di po ba? The battle is the Lord. Ang battle na ito ay sa Panginoon. Kung ang dala ng kaaway natin ng panggulo ng mundong ito ay talaga makakadistract sa atin. Pero kung ang hawak natin or dala natin ay ang pangalan ng Panginoon, ano po? If God is for us, then who can be against us? Kung kasama natin ang Panginoon, ano po? Sino yung laban sa atin? Kaya kung tayo tinatawag ng Diyos sa paglilingkod, kung tayo tinatawag ng Diyos na sumunod sa kalooban ng Panginoon, huwag na po tayong magdalawang isip dahil alam natin na kapag tayo tinawag ng Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Yes. Hindi niya tayo iiwanan. Amen. Bagkos ang gusto ng Panginoon, pagtagumpayin tayo sa lahat po ng pagsubok na haharapin natin, na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, napakasaya na habang naglilingkod sa Panginoon, kuhanin man tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, ano po, masasabihin tayo ng Diyos na well done, may good and faithful servant. Ano po, so yun lang naman po talaga yung pinaka-goal natin, ano po, yung talagang mapasama tayo sa kaharian ng Panginoon at maibahagi ang salita ng Diyos. Ano po, so kaya ano, marami pong ano, sabi nga, maraming isda pero ano, iilan na lang yung mangingisda. Ibig sabihin po ay maraming kaluluwa ang nangangailangan ng magandang balita, ng salita ng Diyos, pero iilan na lang talaga yung nagpapagamit sa Panginoon. Ano po, so kaya kung tinatawag tayo sa paglilingkod ng Diyos, ano po, sumunod po tayo sa Panginoon. Ano po, dahil kailanman ang tinawag ng Diyos ay hindi niya iiwan, ni pababayaan man, bagkos yung tagumpay ay ibibigay po ng Diyos sa mga totoong sumusunod, nakikinig, nagpapasakop sa kalooban po ng Panginoon. Purihin po ang Diyos na buhay ngayon pong umaga pong ito. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon at ngayong umaga pong ito, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Patuloy po namin kayong dinadakila. Pinasasalamatan, Panginoon, sa umaga pong ito, salamat sa inyong mensahe, Lord, na nagiging kalakasan po namin, Panginoon. Amen. Lord,
Kayo na po ang bahalang kumilos sa mga anak nyo na nakapakinig ng inyo pong mga salita. Yes. Kayo po ang patuloy na kikilos sa kanila pong mga buhay. Lord, sa bawat nakibahagi, pagpalain nyo po sila. Ano man ang kanilang gagawin sa buong maghapong ito. Patuloy po kayong kumilos. Patuloy po kayong madakila sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain nyo po, Panginoon, ang inyo pong gawain ito. Panginoon, at hanggang sa araw ng bukas, Lord, patuloy po kayong kikilos at sasama sa buhay ng bawat isa po sa amin. Amen. Patuloy po namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang bawat mga gawain pa namin sa araw na ito. Hallelujah. Mga gagawin namin, patuloy nyo po kaming ingatan, samahan, Lord, at patuloy, O Diyos, na kayo ang kikilos at kikilos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Pinupuri po namin kayo, patuloy po namin kayong dinadakila at pinasasalamatan sa tanging makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon, pagpalain po ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Muli po sa araw ng bukas ay magkita-kita po tayo. Ano po, purihin po ang Diyos.